Assalamualaikum. Eid Mubarak, mga kapatid. Magandang araw sa atin lahat. Lalo na dyan sa ating mga kababayan na nagtratrabaho sa panahon ng holiday. Ayan. Kailangan natin. Ayan, dito tayo. Going to work. Isang napakagandang umaga. Kaso mainit. Ayan. Lalakad tayo sa desierto. Para sa mga Muslim brothers and sister, Eid Mubarak. Punta tayo sa bus station. Doon tayo sasakay pa papuntang train station. Yan po yung shuttle ng train. Yan. Walang masyadong sasakyan ngayon. Kasi it's holiday. Mga sirado pa ang mga tindahan dito. Ngayon na oras na ito is 8 o'clock in the morning. Nandito tayo sa bansang Middle East. Kaway-kaway sa mga kababayan natin. Lalo na yung mga kababayan natin, mga nasa bahay nagtatrabaho. Laban lang. Tawid tayo sa sasakyan. Mga kababayan, pa-subscribe naman ako sa aking channel para madagdagan ang ating subscriber. Pagod, sobrang init na yun. Ang init dito is napaka-init talaga compare sa Pilipinas. Yan. Kaya kung nandyan ka sa Pilipinas, magpasalamat ka at umuulan. Kasi dito halos hindi umuulan. Sa isang taon siguro ay isang beses lang umuulan. Wala pang bus. Hintay-hintay tayo ng ilang minuto. Sa una, nang hindi pa ako nakaka-try mag-bus is natatakot ako mag-bus. Pero nang nasanay na ako mag-bus, palagi na ako nagbabas. Ayan. Nandito tayo sa karwa ng shuttle ng metro train. Ang ano nila, ang kanilang shuttle every 12 minutes dumadaan. Kaya mas mainam po, tipid-tipid tayo, kakatipid tayo ng 10 real, sakay na lang tayo ng shuttle, yung bus nila. Ayan. Mga kababayan natin Muslim, Eid Mubarak, isang napakagandang araw sa inyo. Yung lugar na ito, yung sa Middle East, kung mapapansin nyo,
sa kalsada, kung papansin ninyo, tingnan nyo sa kalsada, wala siyang halos motor na ano, na dumadaan. Kasi ang motor dito hindi uso. Ang motor dito kadalasan pang delivery lang ang motor dito. Ganito po ang bus na ating sasakyan. Kaso hindi po yan. Kasi yan, mayroon yan bayad. Yung bayad yan, nasa 2 real, 2.5 hanggang 3 real lang ang bayad yan. Maliit lang ang bayad ang bus dito. Kaso naman, yung maliit na yan, yung 3 real na yan, pag kinonvert mo, siguro kung 30 ng palitan, 26, 36 ang bayad sa Philippine money. Yan. Kaya medyo may pagkamahalan din. Pero pag dito ka lang magbibilang ng pera, pag 3 real, parang sasabihin mo sa isip mo, mura kasi 3 real lang. Pero pag kinonvert mo na sa Pilipinas, medyo may kamahalan. Okay? Nandito tayo, mayroon tayong kabayan, nagbabike si kabayan. Buti pa si kabayan, mayroon siyang service. Okay? Bago lang ang ano nila ang kabayan, mayroon silang safety guard na sinusuot na ngayon, mayroong helmet. Kasi nung isang araw lang, meron kaming nakita sa report, meron akong nakita, na walang mga helmet na nagbabike is kinukumpiska ang kanilang mga bike at dinadala sa confiscate station. Tapos doon mabukunin, magdadala ka ng safety guard para i-release sa'yo. Kasi kung wala kang safety guard, hindi i-release sa'yo ang bike. Sa bansang dito tayo pa rin ay nakamask. Kasi pag hindi ka nakamask, ang fine sa'yo is 2,000 real ata. Pero sure ako, 2,000 real. Kung 2,000 real ang fine, malapit-lapit na yan sa malapit-lapit na yan sa 30,000. Kaya kailangan talaga nag-iingat. Okay. Wala pa yung bus, mga kabayan. Paano? Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Sana suportahan niyo ako sa aking vlog. Mabuhay po tayong mga OFW. Kayod lang. Okay. Babay na. Nandito na yung bus ko. Bus ko talaga, di ba? Parang sa akin lang yung bus. Nandito na yung sasakyan na bus. Yeah, makikita nyo, walang motor na dumadaan dito kasi ang motor dito is pang kadalasan, delivery lang, delivery service. Tapos kung mayroon ka man makikita ditong motor, yun po ay mga big bike, yung mga mayayaman, mga Harley Davidson, mga big bike po yung kadalasan dito. Wala kang makikita ditong XRM, wala kang makikita ng Mio sa bansang ito. Kaya kung mapapansin nyo, puro sasakyan ang dumadaan, walang motor. Yun nga, pag nakamotor ka, makikita mo kadalasan, puro mga delivery ng pagkain ang nakamotor dito. Pero, kukunti lang yan, hindi masyado, kasi kung makikita nyo, mayroon isa dumaan, yan, makikita nyo, wala talagang halos dumadaan. Ayun lang, mga kababayan. Sana safe tayong lahat at mabuhay tayo.